Umaga pa lang ay bihis na si former Senator Laila De Lima. Ito ang unang araw niya bilang malayang tao. At pinili niya itong gamitin upang manalangin sa simbahan ng Manawag sa Pangasinan. Mula sa tinutuluyan niya sa Metro Manila, tumulak si De Lima panorte bandang alas 7 ng umaga. Sa loob ng 2 oras at 45 minuto, narating ni De Lima at ng kanyang mga kasamahan ang Manawag. Pagbaba pa lang ni De Lima ay sinalubong na siya ng ilang mga nagsisimba. Mainit nila siyang tinanggap. Sa loob ng simbahan, taimtim na nagdasal ang dating senadora sa harap ng imahen ng Birheng Maria. 15 minutos siyang nanikluhod sa altar. Pagkaraay, binaspasan siya ng kura paroko. Si De Lima ay tubong Bicol, nakilala sa kanilang patron na Our Lady of Peñafrancha. Pero bakit sa Manawag unang pinili ni De Lima na magdasal? Before my incarceration, I used to come here about twice a month, every other Sunday, unless may mga important commitments at all. I think it started about 2012 or 2013 when I was Justice Secretary. Nagsisimba talaga ako dito, so devotee ako ni Our Lady of Manawag. Mama Mary, tulungan niyo po ako makalaya. Paglabas na paglabas ko po, promise, bibisitahin ko po kayo sa shrine niyo. Kasi miss ko na po kayo. So I'm here. Tutol ang mga abogado ni De Lima sa pagpunta niya rito. I was being dissuaded to come here for security reasons, pero iniyakan ko sila. I practically begged and pleaded some of my lawyers and some of my, the members of my team, huwag na daw kasi security risk. Sabi ko, no, I can never ever break my promise to Mama Mary. Nitong November 13, pinayagan siya ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 na makapagpiyansa. Sa labas ng korte, dumagundong ang pagdiriwang ng kanyang mga kasamahan, kaibigan at mga supporter. Pinagkaguluhan siya pati ng mga taga-media. Agad siyang tumungo sa Camp Crame para ayusin ang mga papeles ng kanyang paglaya. Pasado alas 7 ng gabi, nang tuluyan niyang iniwan ang PNP Custodial Center kung saan siya'y kinulong ng 6 taon at 9 buwan. Buhay si Laila! Buhay! Buhay si Laila! Buhay! Ilang minuto lamang ang lumipas at siya'y humarap sa kanyang unang preskon sa loob ng halos 7 taon. Sinalubong siya rito ng kasamahan niya sa oposisyon na si Senator Risa Ontiveros. You did it, Leila. Konti na lang, konting-konti na lang. And napakalaking vindication ito sa buong opposition. Itong vindication sa'yo. Kasi sa lahat natin, ikaw talaga yung sumalubong sa pinakamatinding dagok galing sa dating presidente. Ikaw talaga yung sinirang puri niya. Marami pang nakatakdang aktibidad si De Lima pero hindi pa niya isinasapubliko ang mga ito para sa kanyang seguridad. Ang sigurado, gustong-gusto na niya makita ang kanyang ina sa kanilang bahay sa Iriga City sa Bicol.
dahan-dahan, unti-unti. Ganyan ang ginagawa ni Dilima na paraan ng kanyang pagbabalik sa mundo sa labas na hindi niya nasilayan sa mahigit 6 na taon. Limitado man, makikita rito ang mga prioridad niya matapos ang paglaya. Jairo Bulyedo Rappler, Manawag, Pangasinan.